Paano nga ba tatalunin ni Asta si Damnasio? Kaya ba talagang tapatan ni Asta ang atmospheric magic na pinoposes ni Damnasio galing sa isang supreme devil? Sa videong ito ay pag-uusapan natin kung paano tatalunin ni Asta si Damnasio gamit ang Zetten o ang tinatawag na Advanced Key Manipulation Technique. Ito nga yung itinuro ni Captain Yami kay Asta noong nakalaban nila si Patre ng Eye of the Midnight Sun. Pero bago yan ay pag-uusapan muna natin kung paano ba ginagamit ng mga Ryozen 7 ang Zetten. At pag-uusapan din natin ang mga misteryosong nangyari sa huling chapter at ang mangyayari sa paparating na chapter 366. Kung mayroon ba talagang Asta versus Damnasio na magaganap o baka bibitinin na naman tayo, kaya let's go. Ang key ay orihinal na nanggaling sa lugar ng Land of the Rising Sun, kung saan ito nga yung homeland ni Captain Yami. Ang lugar na ito ay resemblance sa bansang Japan, kung saan dito natutunan ni Asta ang Zetten. Ang ki ay ang life energy na dumadaloy sa katawan ng tao. Ito ay umiiral na magkahiwalay sa mana, subalit kaya nilang maimpluwensyahan ang bawat isa. Ang kalidad ng ki ng isang tao ay maimpluwensyahan ang kanilang damdamin at layunin tulad ng mga taong may magulong emosyon. Sa pamamagitan ng wastong pagsasanay ng ki ay kayang mahulaan ang pag-atake at galaw ng kalaban. Kabilang na dito ang mga natural na bagay na makikita sa kalikasan, katulad ng bato, kahoy at iba pa. Kaya ring hanapin ang mga invisible na tao sa pamamagitan ng ki. Itinuro ni Captain Yami ang paggamit ng ki kay Asta noong nakalaban nila si Patre ng Eye of the Midnight Sun. Since ang katawan ni Asta ay dumadaan sa mahirap na pisikal na pagsasanay, kaya agad niya itong natutunan kahit hindi dumadaan sa pagsasanay kung paano gagamitin ang ki. Sa pagkapadpad ni Asta sa lugar ng Land of the Rising Sun ay itinuro sa kanya ng kababata ni Captain Yami na si Ryudo Ryuya ang Advanced Key Manipulation Technique o ang tinatawag na Zetten, kasama ang babaeng kapatid ni Captain Yami na si Ichika Yami. Tinawag itong perfect Zetten ni Asta dahil sa unang subok niya ng paggamit ng Zetten ay nagawa niya ito kaagad unperfectly. Kaya yung bamboo na sinubukan ni Asta ay nahati, subalit para lang itong sinunog sa gitna, unlike kay Ichika na parang hinati gamit ng isang katana. Ang Zetten ay isang Advanced Key Manipulation Technique. Ang technique na ito ay isang literal na paghati sa kalangitan o himpapawid. Sa pamamagitan ng tumpak na pagmanipula ng ki, ang user ay magkakaroon ng napakalakas na magic sa loob ng kanilang katawan at itutuon ito sa kanilang mga paa, kamay o siko at iba pa. At pagkatapos ay bibitawan ng sabay. Kung naaalala ninyo ang pagsasanay ni Eugene kay Jeremiah kung paano gamitin ng ray gun at yung pagsasanay ni Gon at Killua kay Biscuit kung paano gamitin ng Nen, ay maihahalitulad lang natin ang pagsasanay ng Zetten. Kaya instead na magic ang gagamitin ni Asta, ay ginamit niya ang anti-magic pangpalit sa magic upang makabuo ng isang nakakatakot na enerhiya na tinatawag na Zetten. Ang paggamit ng Zetten ay kayang pabilisin ang physical na paggalaw katulad ng pagsuntok, sipa o pabilisin ang pagpapasabog ng enerhiya na galing sa kanilang katawan. Ang enerhiya na lumalabas ay nakasalalay sa physical na paggalaw. Katulad ng ginawa ni Asta na pag-hand swing, ito ay bumuo ng flying slash na may kakayahang maghiwa sa malayo. Kaya noong nakalaban ni Asta ang tatlong miyembro ng Ryuzen 7 na si Nakumare, Zemon at Jozu, ay sinabi niya na sa dalawang beses na pagsipa ay para siyang sinipa ng 10 tao. Subalit ang tatlong iyon ay may iba't ibang pamamaraan sa paggamit ng Zetten. Natutunan ni Asta ang perfect Zetten kay Mushuga Take, ang pinakamalakas na Ryuzen 7, ang nag-iisang rival ni Ryo sa pagiging shogun ng Land of the Rising Sun. At ngayon, kaya ba talagang talunin ni Asta ang atmospheric magic ni Damnasio? Yes mga lords, kayang talunin ni Asta ang hindi makikitang kapangyarihan ni Damnasio kahit saan pa ito galing sa pamamagitan ng ki. Gamit ang Zetten na pinagsamang anti-magic at life energy ay kayang maging untouchable ni Asta dahil nalalaman ni Asta kung saan nanggaling ang mga pag-atake. At I'm sure matamaan lang ng isang anti-magic attacks ay paniguradong durog kaagad itong si Damnasio.
Alam niyo ba kung bakit natatakot talaga si Lucius Socrates kay Asta na bumalik ito sa Clover Kingdom? Hindi lang ito patungkol sa future na hindi niya nakikita si Asta. Ito ay dahil alam niyang kayang pabalikin ni Asta sa normal ang kanyang mga paladin sa isang atake lamang gamit ang anti-magic. Tinalo ni Asta ang dalawang paladin na sina Sister Lily at Yurulu in just one hit of his anti-magic. At sa pamamagitan nito ay nawala ang soul magic na ginamit ni Lucius upang maging isang paladin ang tao na napili niya. Ang tanong dito, kapareho lang po ba yung observation haki ng One Piece at yung key ng Black Clover? Yes mga lords, parehong pareho lang talaga. So nanggaya pala yung Black Clover sa One Piece. Actually mga lords, hindi. Dahil si Yuki Tabata at si Ichiro Oda ay parehong Japanese. Ang Ki or Chi ay Spirit of Energy in Chinese at Japanese culture. Kaya mayroong Chinese martial arts na tinatawag na Tai Chi. Maraming anime na may ganitong ability, subalit hindi nila ginamit ang salitang Ki. Instead, ginamit nila ang salitang Aura katulad ng Hunter x Hunter, Naruto, at kahit Dragon Ball Z. So ano nga ba ang kakaibang nangyari sa huling chapter? Ito nga yung nag-cast si Charmy ng napakaraming rounds sa buong paligid ay mayroong silhouette ng isang tao na naglalakad sa ibaba at mapapansin mo talaga mga lords na inilagay siya intentionally. At isa pang kakaiba dito mga lords, itong page na ito sa huling chapter noong naganap ang pagsabog sa loob ng malaking puno ay makikitang biglang nawala si Finral sa gitna ng rounds na ginawa nila. Sa tingin ko, dalawang option lang ang nangyari kay Finral. Marahil natakot kaya bigla itong nagtago since si Finral ay may attitude na palaging umiiwas sa pakikipaglaban. Huli nating nakita si Finral na nakipaglaban kasama ang kanyang kapatid na si Langris laban kay Zenon. Ang pangalawang nangyari dito ay maaaring si Finral ang dahilan kung bakit nakalabas si Asta sa Door of Destiny. Mayroong ginawa si Finral na paraan sa loob ng Door of Destiny kaya ito biglang nawala. At napansin ko na delay yung paglabas ni Asta sa Door of Destiny. Dahil parang noong naganap ang pagsabog ay hindi pa talaga kompleto ang pagbukas ng Door of Destiny. At malalaman natin yan sa chapter 366 dahil sa tingin ko mukhang hindi pa mangyayari ang inaabangan nating Asta versus Damnatio sa next chapter. Ang mangyayari dito ay ipapakita kung paano nakalabas si Asta ng Door of Destiny at kung ano ang nangyari kay Asta habang naganap ang napaka-intense na labanan doon sa Witch's Forest. At baka dito ipapakita kung makakasama ba talaga ni Asta ang mga Ryuzen 7 sa Clover Kingdom. Well, I'm sure magiging kakampi ng Clover Kingdom ang mga Ryuzen 7, subalit hindi natin alam sa kung papaanong paraan makakapunta ang Ryuzen 7 sa Clover Kingdom. Dahil makikita nating habang nag-aantay si Asta sa pagbukas ng Door of Destiny ay walang ibang tao na nandoon kundi si Ryu lang at si Asta. At yun nga ang sa tingin kong mangyayari sa next chapter. Dahil palagi tayong binibitin every chapter ng Black Clover. At hopefully ay walang break pagkatapos ng chapter 366. At yun lang mga lords, salamat!